Maraming salamat po, Sister. Grabe naman yun na introduction. Mga kapatid, galing lang kami sa Antipolo. Hindi pa natapos ang aming national convention. So, from Antipolo kagabi, naiyato ako. So, walang tulugan. At mamaya, hindi pa ako si Father Darwin, ha? Susunod na yan si Father Darwin. Oh. So, magandang araw sa lahat. Okay, so sabi ni Father Darwin, ako daw ang mauna. Pagkatapos, susunod siya. So, magtiis-tiis muna kayo. Dahil mamaya pa siya. So, tatalakayin natin ngayon sa pagkakataong ito, yung sinasabi ni Saint Augustine about definition of theology, na ang theology, ayon sa kanya sa Latin, fides warens intellecto. O huwag nyo na lang isulat, hindi yun para sa mga di matatablan, no? Na anting-anting. Fides quarens intellectum, meaning faith seeking understanding. Ano daw ang definition sa theology ni St. Augustine? Faith seeking understanding. Dahil ito talaga ang katunayan sa atin, mga Katoliko. Nandito tayo sa tamang iglesia. Ngunit marami sa atin ang hindi alam ang tunay na pananampalataya. Maraming salamat pala sa ating mga kapatid kanina na nagsundo sa akin, sa mga sa inyo na nandito upang magiging kabahagi sa ating pagpalaganap sa pananampalatayang Katoliko, dahil alam natin na kahit dami ng mga Katolikong pa balik-balik halos araw-araw na magsimba kahit walang misa, pero karamihan di alam ang ating pananampalataya. At dahil di alam ang ating pananampalataya, ang napakahirap yung ating pananampalataya na dapat makarating sa tamang pag-uunawa ay dinagdagan ng superstitious beliefs. At isa sa mga ginagamit na argumento ng mga naniniwala ng mga superstitious beliefs, wala namang mawala nito pag maniwala tayo. Yon. Mga pamanhiin na hindi aral ng simbahang Katoliko. Kadalasan, lalo na yung paglapit sa mga albularyo, mga pagpadugo, mga paglagay ng barya sa mga haligi ng bahay, at iba pa na mga superstitious beliefs. Kadalasang argumento nila, walang mawala kung tayo ay maniniwala. Diyan natin makita na tuso talaga ang demonyo. John chapter 8 verse 44, ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Bakit? Yung mga nagsasabing walang mawala kung maniniwala, halimbawa, sa simple lang, tabi-tabi ako. Wala nang mawala niyan. Tabi-tabi ako. Malaking mawala niyan. Sa Catechism of the Catholic Church 10:38, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested
all forms of magic and divination. Ano daw ang superstition? Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Kaya, dahil ang ating talakayan ngayon ay about spiritual warfare, buksan muna natin ito sa panalangin at sa proteksyon sa buong miyembro. Dahil pag magkasama kami ni Father Darwin sa pag-iikot namin sa iba't ibang bahagi sa mga parokya sa ating bansa, kadalasan, pag mag-lecture kami, kahit ba sa loob ng simbahan, mawala ang kuryente sa simbahan, ngunit may kuryente sa labas. At pag buksan na yung generator, umaandar ang generator, giba agad. O, yun talaga. Harap-harapan. Dahil ayaw ng demonyo na mahayag yung mga taktika niya. Because the ancient tactic of the fallen angels is to make you believe that he does not exist. Pero real siya. Real siya. Nasa paligid natin at nag-atin sila kahit na dito. So kaya buksan natin ang panalangin bago tayo magsimula. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. I-mention ninyo sa isipan ninyo ang mga miyembro, ang pangalan sa mga miyembro ng pamilya ninyo. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, sickness, and spells, I declare this curses, sickness, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I sent you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives and our churches, as well as all our positions. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to his good pleasure and glory. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with St. Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness and drive them back into the abyss. Who is like God? O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. Saint Joseph, terror of the demons, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Our guardian angels, all saints in heaven, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Alam niyo mga kapatid, bago lang ako nanggaling sa Bauco Mountain Province sa Ilocos, alam niyo naman, tad-tad ng mga superstitious beliefs doon. No? Kahit saan. Sa Ilocos Norte, grabe din. May mga pamanheen sila na wala sa atin. Meron silang tinatawag na gulgul. Ano ba yung gulgul? Ang gulgul ay pag may mamatay,
magugulgol sila ng manok, ipadugo nila yan. Kahit na yung iba ginagawa nila sa simbahan sa loob bago nalabas. At ang sabi ng mga matatanda, ginagawa nila umano yan dahil pag di nila gagawin yan, nanganganib ang buong sambayanan nila. Kaya meron silang gulgol. Oh. Kaya sabi ko, sa Visayas and Mindanao, hindi namin yan ginagamit. Wala kaming practice na ganyan. Kung totoo ang sinabi niyo na pag di yan gagawin, nanganganib, ubos na sana ang tao sa Mindanao at Visayas. Pero, mapansin ninyo, Visayas, Mindanao, Luzon, meron tayong iba't ibang mga pamanhiin. Kaya napansin niyo mga kapatid, na napansin niyo ba na bago lang tayo nagdiwang ng 500 years of Christianity. Bago lang tayo nagdiwang ng 500 years of Christianity. Pero tingnan niyo sa paligid, kahit saan tayo umikot, bakit maraming mga Kristiyanong Katoliko ang naghihirap? Bakit maraming mga tayo ay nakumpil na and by the virtue of our baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ and we are called to fight under His banner. Pero bakit maraming mga Katoliko ang grabe lubog sa kahirapan at iba't ibang mga uring kasakitan na walang finding sa doktor? Bakit? Bakit parang hindi naramdaman ang grasya ng Diyos? Bakit? Dahil karamihan sa atin mga kapatid, para tayo bang binigyan ng kimbe, pagkatapos kinain ang kimbe, pati na yung kanyang supot. Oh? E paano mamalasahan ang tamis ng kinde kung kinain mo pati na yung balot? Di mo talaga yan malasahan. Dahil kinain mo pati balot ng kinde. Ibig sabihin, balutin mo muna, babalutin mo muna, tanggalin mo muna sa kamukha kainin upang maramdaman mo ang sarap ng iyong kinakain. Bakit karamihan ng mga Katoliko ay di natin naramdaman ang grasya ng Diyos? Dahil karamihan sa atin nakabalot ang ating pananampalataya sa superstitious beliefs. Kaya nga, napakatuso ng demonyo. Napansin niyo ba? Bawat sakramento ng simbahan may katumbas pang superstitious beliefs. Bawat sakramento. Halimbawa, sa binyag lang, may superstitious belief yung iba na pagbuhos ng pare ng holy water sa ulo ng bata, pag hindi iiyak, mababa lang daw umano ang buhay. Kaya yung iba, isikreto nila, kurutin nila yung bata para iiyak. Oh. May mga paniniwala sila na ganyan. At hindi lang yan. Siguro, iwan ko kung napansin niyo ba na mayroong mga bago lang na binyagan, pagkatapos nagbinyagan, nagtatakbuan palabas sa simbahan. Bakit? Dahil na may paniniwala sila na sino ang unang makalabas, yung bata na yan ay matalino yan. Oh. So, iba't ibang mga superstitious beliefs. No? At ang superstitious beliefs natin mga kapatid, from wrong to wrong. Napansin niyo ba yan? Mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. Bakit? Yung iba, naniniwala sila para hindi sila
lapitan ng aswang, anong gagamitin nila? Yung ahos. Oh, yung iba gagamit ng mga tinik. Oh, para matakot yung mga tikbalang o aswang. Anong palagay niyo sa mga aswang? Balon? Na sa pamamagitan lang ng tinik, matakot na? Okay. Yung iba naman, para madali ang pag-anak, gagamit na sila ng lana ng ahas. Oh, so, sa loob pa lamang ng tiyan, ang bata ay kinukonsigrar na, kinukonsecrate na sa demonyo. Pagkatapos magpabinyag, tingnan niyo yung magpabinyag. Meron ng iba't ibang mga pulchiras na kulay. Sumpa sa kusog. Oh, yan. Dami na mga pulchiras na pangkulay. Sumpa daw sa kusog. So, dami talagang pananampalataya na mga superstitious beliefs. At hindi lang yan. Pag magpakasal, may paniniwala na yung iba, di tayo magpakasal kung di malaki bilog ang buwan. Mayroong paniniwala ang iba yan, na dapat magpakasal bilog ang buwan. Pero iba na ngayon, ya? Karamihan magpakasal pag bilog ang tiyan. No. So, yung iba na paniniwala nila pag magpakasal, iwan ko kung ginagamit ba, nag-practice ba sa inyo, na may superstitious belief sila na kung tapakan ng babae ang paa ng lalaki, magiging under ng babae yung asawa niya. Oh, kaya may iba na pag-iikasal, sikretong tapakan ng babae yung paa ng lalaki para magiging under. Pero sabi ng iba, wala pa rin epekto daw mano. Sila pa rin ang under. Oh. Ang problema, galing sa simbahan, pagdating sa bahay, may sirimonyas pa. Iwan ko kung ginagamit ba dito. Ano yon? Yung mga matatanda, magkuha ng baso, lagyan ng tubig, at yung tubig, lagyan ng suklay. At ikutaw yung suklay sa tubig, isuklay sa babae, ikutaw na naman sa tubig, isuklay sa lalaki, ikutaw na naman sa tubig, at ipainom sa kanilang dalawa yung tubig. Yung kadalasan ng mga superstitious beliefs. Yung talaga kadalasan. At pag may mamatay na, yon gabi na, tagtad ng superstitious beliefs. Pag may mamatay, tagtad ng superstitious beliefs. Bakit? Dahil may paniniwala ang iba, bawal maligo pag namatayan ka. May explanation yan. Dahil bilar, bawal na. Pero ang iba, nahulog na lang sa superstitious beliefs. Bawal talaga maligo pag may namatay na miyembro sa pamilya. So ang resulta, anong resulta? Mas baho pa ang buhay kaysa patay. So, merong mga superstitious beliefs. At yung paglabas na ng kabaong sa bahay, may mga superstitious beliefs na ang iba kailangan talagang susuong sa ilalim ng kabaong. At pagpunta na doon sa simenteryo, ang iba, ang ginagawa nila, magputol ng rosaryo. Yun, at maghanap pa ng balo. Sino ba yung balo? Dahil yun ang pagputulin nila ng rosaryo. Huwag niyo yan gawin, mga kapatid. At paglabas sa simenteryo, ano mangyari? Magpausok pa. Di ba? Dami pang nagpausok. Bakit? Para hindi daw umano sumusunod yung mga kaluluwa pag umuwi ka. Well, kung yung namatay,
may upang ka sa kanya, hahanapin ka talaga. No? So, daming mga superstitious beliefs. At yung iba, pag nasa simenteryo na, yung mga pagkain, bawal na umanong iuwi sa bahay. Dahil bawal para sa kanila kung anumang dinala sa sementeryo, dalhin muli sa bahay. Kung gano'n naman ang logic nila, huwag na lang kayong uuwi sa bahay dahil galing na kayo sa sementeryo. No? So daming mga superstitious beliefs. At di lang yan. Pag magtayo ng bahay, anong ginawa ng kalamihan? Yung mga bariya, inililibing nila sa haligi ng bahay. May mga gumagawa yan, mga katulikong-katuliko pa yan. At hindi lang yan, maliban na inilibing yung mga bariya, meron pang isinagawa silang padugo. Padugo sa mga haligi ng bahay. Alam niyo ba mga kapatid, sa Ministry of Liberation, kung ang bahay ninyo ay pinaduguan, kung ang bahay ninyo ay nilibingan, nilibingan ng barya, kahit pa obispo pa ang nag-blessing, wala nang epekto ang blessing niya. Bakit? Dahil nauna nang kinukonsecrate ninyo ang bahay sa demonyo. Kaya kailangan talaga ang exorcist na train sa Ministry of Liberation ang i-request. Dahil pag ang bahay ninyo ay nilibingan ng mga bariya, unang gawin, kailangan talagang hukayin yon. Dapat hukayin yon. Kunin kung saan yung mga bariya inilibing. At gigibain talaga yon. Bakit gigibain? Dahil yun ang kasunduan ninyo sa fallen angels na magbigay ng swerte. Dos Hare, Kapitulo 23, Versikulo 12, hanggang 19, yung mga Diyos-Diyosan dapat susunugin, wawasakin, gigibain. Kaya, kung ang mga bahay ninyo, ilan sa inyo, nalagyan ng mga bariya, hala, pag-uwi ninyo, magsimula na kayo paghukay. Ha? Asa na yung mga bariya na yan? O. So kung ang bahay ninyo ay napaduguan, kailangan talaga ang exorcist, unang gawin ng exorcist? Kahit pare hindi exorcist, pwedeng gagawa niyan. Una, i-break niya ang consecration ng bahay mo. Pero, bago i-break niyan, kung may inilibing na bariya, kailangan talaga yung hukayin. Kailangan talaga yung pupukin para gibain yung kasunduan ninyo. At saka, i-break ang consecration, i-deliverance ang area, at saka i-blessing. Yun ang proper na procedure para magiging protektado tayo sa spiritual warfare. At yung mga sakramento, dala niyo yung sacramentals din. I-bless yan ni Father, mamaya. Tandaan niyo mga kapatid, magiging epektibo yan sa buhay ng bawat isa sa atin sa tatlong kondisyon. Ano yung tatlong kondisyon? Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yan ang kondisyon, ha? Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Ano ba yung proper faith? Ano po ba ang tamang pananampalataya nating mga Katoliko? Di po ba meron tayong renewal of baptism promises? I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Yun ang 12 articles of Christian faith. Yun ang ating pananampalataya. Kaya huwag na kayong maniniwala pa ng ibang mga pampaswerte-swerte. Napansin niyo ba yung mga Katoliko na pag bagong taon ang daming pampaswerte?
Napansin niyo? Yung daming pampaswerte, dami ding malas. Oh. Bakit? Dahil ang ating pananampalataya ay nabalot sa mga superstitious beliefs. Okay. So, kailangan i-evaluate ninyo. Meron ba kayong mga nagawang padugo sa bahay ninyo? Padugo sa sasakyanan ninyo? Ipabrik ang consecration? Ikumpisal yan. Yung tunay na pagsisisi, act of contrition. Bakit? Dahil sa Ministry of Liberation, one good confession is equivalent of 100 solemn exorcism. Pero bakit? Bakit may mga kaso kami? Poses, pinakumpisal namin sa pare, pagbalik, poses pa rin. Kung one confession is equivalent of 100 solemn exorcism, bakit may mga poses pa rin kahit pinakumpisal na? Bakit? Dahil may mga nangungumpisal dahil pinakumpisal lang sila. Hindi totoong nagsisi sa kasalanan. Basta pinakumpisal sila. Kaya walang nangyaring tunay na act of contrition. No? So kaya, poses pa rin. At hindi basta-basta yung act of contrition, mga kapatid. No? So, evaluate ninyo. Yo, dahil may mga pagkakataon na may mga pumunta sa office namin, pag i-diagnose na, mga matatanda na, noong bata pa sila, naglaro ng spirit of the glass, spirits of coins, spirit of dami pa mga ginagawa nila. Pero, nung matanda na sila, inaatake. At ang tanong nila, eh bakit po ba? Matagal na yun. Bata pa kami naglaro. Bakit ngayon lang kami inaatake? Dahil, ang fallen angels are not bound by time and space. Ibig sabihin, kung gaano man katagal na yon na ginawa mo sa mata ng mga fallen angels, ngayon lang yan. No? Kaya, i-renounce lahat. Yung paglapit sa mga albularyo, yung paglapit sa mga manghuhula, yung mga pampaswerte. Because we Catholics, we do not pampaswerte. We do not believe pampaswerte. We only believe the grace and blessing from God. At mangyari yan sa tatlong, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Ano yung proper faith? Dapat yung pananampalataya mo bilang Katoliko, alam mo. Ang problema nating mga Katoliko, kahit tanungin tayo sa mga anak at apo, bakit magantanda ng cross tayo, sign of the cross? Yun lang, simple. Daming mga Katoliko, mahirapan na sa pagsagot. At tinitira tayo ng ibang mga sikta. Bakit kayong mga Katoliko, meron kayong Senior Santo Niño? Bakit tinatawag yung Senior Santo Niño na bata yan? Dapat junior yan. O yung mga Katoliko, nahirapan na sa pagsagot. O nga, no? So, tinitira tayo. So, kaya dapat ating pag-aralan ang ating pananampalataya sa Catechism of the Catholic Church at kahit nasa canon law natin, canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Mga kapatid, sa pag-iikot namin ni Father sa iba't ibang mga dioceses, mapansin ko puno-puno yung gym nila, daming mga tao, pero pag mag-evaluation tayo, alam niyo, halimbawa ngayon, taas ang kamay ha, ilan sa inyo dito, lahat naman tayo siguro dito mga Katoliko, ilan sa inyo dito na nagro-rosary kasama ang buong pamilya, taas ang kamay.
Nagro-rosary kasama ang pamilya. Very good. Merong tumataas talaga, pero maraming hindi. Di ba? Ah, sige. Ilan sa inyo dito, mga kapatid, may pagkakataon nagkatesismo sa inyong mga anak? Question and answer sa pananampalatayang Katoliko. Usa, dalawa, tatlo, apat, lima. O si? Napansin niyo? Sa dami natin, di ba? Ilan lang ang magtaas na magro-rosary together with the family. Ilan lang ang nagtaas na magkatekismo sa pamilya natin. Mga kapatid, ano po bang deklarasyon ng simbahan kaugnay sa pamilya? Sa Lumen Gentium, ang pamilya ay tinatawag na domestic church. Bakit domestic church? Dahil ang pananampalataya, ang panalangin, dapat magsimula sa loob ng ating bahay. Di pa huli. Ang daming hindi nagtataas na di nag-rosary together with the family. Daming di nagkatisismo. Di pa huli, mga kapatid. Bago lang, takot tayo. Bawat isa sa atin, takot tayo sa pandemic ng COVID-19. May social distancing. Di tayo basta-basta nakalabas. Pero may pandemic na hindi napansin ngayon ng karamihan mga Katoliko. At ito ang pandemic ng lukewarmness. At ang lukewarmness nagsisimula sa bahay natin. Kaya mga kapatid na Katoliko, inaanyayahan ninyo, inaanyayahan ko kayo, magpakasimbahan tayo simula sa ating tahanan. Ibalik natin, pray the rosary together with the family. Ayon kay St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Ah, sige. Bigyan ko kayo ng background, ha? Para malaman ninyo ang katotohanan kung bakit kahit ang divorce ay napasana sa Senado, as a Congreso. Oh, bigyan ko kayo, we are in the field of spiritual war. Whether you like it or not, whether we believe it or not, but we are in the field of spiritual war. We have a mortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Paramihay ang demonyo ng mga kaanib. Siguro alam niyo yon, nagkita sila sa ating Panginoong Hesus. Si Satanas at ang Panginoong Hesus nagkita. Sabi ng demonyo, Hesus, paramihan tayo ng mga miyembro. Sama ka sa akin, Hesus. Saan tayo? Dinala si Hesus doon sa Maynila. Dito tayo sa Pugo. Oh, daming mga Pugo dito. Meron ka bang ni isa sa iyo nito, Hesus? Di talaga, umiimik ang ating Panginoon. At dinala ang ating Panginoong Hesus, punta tayo sa Kongreso. Oh, dinala ni Satanas ang ating Panginoong Hesus sa Kongreso. At sabi ni Satanas, oh, ito ang mga mababatas na nagpasa ng divorce. Meron ka bang sa iyo nito, Hesus?
Di naman mimimik ang ating Panginoon. Pero sabi ng ating Panginoon, punta tayo sa anong lugar ito? Ha? Barutak? Punta tayo sa Barutak, Iloilo. Bakit? May spiritual warfare ngayon na talakayan. Punta tayo. At dito ang ating Panginoong Jesus kasama si Satanas. At grabe, sabi ng ating Panginoon, nakita mo yung mga Katoliko nag-atin dito? At garbo talaga ang ating Panginoong Jesus, sabi din ni Satanas, Satanas, meron ka bang ni isa sa mga nag-atin dito na sa iyo? Kaya di nakaimik si Satanas. Pero alam mo naman, yung si Satanas ay napakatusok. Habang tinitingnan niya yung mga nag-atin, sabi niya, Jesus, nakita mo ba yung nakita ko? May natutulog. Yun po bang natutulog, Jesus? Ay iyo ba yan? Kaya huwag mong siguruhin na lahat ay sa iyo yon. O kaya mag-iingat kayo, ha? Mag-iingat kayo. Malapit na si Father Darwin. Mga kapatid, real talaga ang ating spiritual na digmaan. Napansin niyo ba? Yung mga Dominican, yung mga Franciscan, bakit nandito sa tagiliran ang kanilang Holy Rosary? Dahil ito ang sandata natin spiritual. Di tayo makapatay ng kalaban kung wala tayong sandata. Okay. Bakit si Satanas naging Satanas? Bigyan ko kayong background. Ito mga kapatid, ang nangyari. Sa aklat ng isang mystic, Mary of Agreda, nagpakita ang ating Panginoong Jesus at inihayag niya na una niyang ginawa yung mundo kasabay ang mga anghel. At ang mga anghel ay ilang hierarchy ang mga anghel? Ilan? Ilang hierarchy? Mayroong pito. Sa inyo, ilan? Mayroong siyam. Ilan? Mayroong tatlo. Sinong pabor na pito ang hierarchy? Ang hindi bumoto, walang snacks. Ha? Wala. Bakit hindi bumoto? Sinong pabor na siyam ang hierarchy? O ilan pa rin ang bumoto? Merong hindi. Bakit? Dahil hindi tayo sure sa ating pananampalataya. O may siyam na angelic ones. Seraphim, cherubim, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. At alam niyo ba, hindi yan agad nakapasok sa supernatural world. Inilagay niyan sa preternatural world. Tulad nating mga tao, hindi tayo nakapasok sa supernatural world, yung langit. Nandiyan siya, nandito tayo sa natural world. Ang mga anghel, bago sila pumasok sa langit, binigyan sila ng Diyos ng tatlong pagsubok. Ano yung tatlong pagsubok? Una, infused knowledge na ang Diyos ay Trinity. Father, Son, and Holy Spirit, and these three are one. John chapter 5, verses 6 up to 7. Alam niyo ba, sa unang pagsubok, si Satanas, si Lucifer, nakapasa. Tanggap niya na ang Diyos ay Trinity. Pero pangalawang pagsubok, inihayag ng Diyos na ang ikalawang persona sa Santisima Trinidad ay magkatawang tao. Yun ang di na matanggap ni Lucifer. Di pwede. Bakit tao? Na ang tao ay mababa lang sa mga anghel. Di nila niya matanggap. Ikatlong pagsubok, inihayag ng Diyos. At dahil ang ikalawang persona ay magkatawang tao,
Pipili siya ng isang babae na walang mansa ng kasalanan, Immaculate Conception, at ito ay puno sa humility, at ang babaeng ito ay magiging mahigit pa sa mga anghel dahil siya ang magiging reyna sa langit. Doon ang galit ni Satanas. Bakit mas pinili mo ang tao kaysa aming mga anghel? Mula ngayon, gigibain ko na ang tao. Yon ang espiritual na digmaan. Inabangan na ni Satanas ang paglikha ni Adan at ni Eva. At ang akala niya na si Eva ay magiging Birhen Maria na yon. Ngunit, siya ay nagtagumpay man kay Eva. Ibang babae pala ang hinulaan sa Genesis Kapitulo 3, Versikulo 15. At hindi si Eva, sa Latin ang Eva sa New Testament, ay naging Ave. Eva naging Ave. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. So yon. Kaya ito ang dahilan kung bakit, mga kapatid, target ng demonyo ang sinapupulan ng babae. Abortion! Contraception! Kaya proper disposal of morality, ibig sabihin, kasal ka sa pare, pero gumagamit ka ng contraceptives. Di ka pwedeng mamumunyon. Patay ang kaluluwa mo. Mortal ang kasalanan mo. Daming mga Katolikong gumagawa niyan. Hindi lang sa mga kasal, even with ritual. That is a grave sin. Huwag kayong magkumunyon kung gumagawa kamo niyan at hindi kayo nangungumpisal. Life begins at the moment of conception. Baka sabihin niyo, grabe naman itong simbahan. Padami ba tayo ng mga anak? Kahit hindi tayo makapag-aral, hindi tayo makapagpa-eskwela, di naman. Kaya nga meron tayong natural method of family planning. Ano yung natural method of family planning? Simple lang ang formula. Anong simple? Basta basa, bata. Anong ibig sabihin basta basa, bata? Pag-fertile ang babae at hindi pa kayo handa na may mabuong buhay, dapat may pag-uusap, may pagpipigil sa sarili, hindi gagamitan ng contraceptives dahil yan ay very demonic. Abortion, contraception, divorce. Kaya nga, tingnan nyo ang mga pangyayari ngayon. Same-sex marriage. Bakit same-sex marriage? Zero ang populasyon. Ayaw ng demonyo na may maanap, may mabinyagan, may makapasok sa langit, habang ang mga demonyo, di sila makapasok sa langit. May idiniliberance ako, mga kapatid. Fiesta pala ngayon ng Assumption of Mary. At habang nag-deliverance ako, sabi ng demonyo sa katawan ng babae, unfair ang Diyos ninyo! Unfair ang Diyos ninyo! Si Maria pinaakyat sa langit! Kami di makaakyat! Naalala ko, aba, assumption pala ngayon. Kinonfirm ng demonyo ang celebration ng simbahan. At nang nag-prayer kami, Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve Antica Mamos et Solis Filii. Grabe ang sigaw ng demonyo. Hindi siya reyna. Ang kuruna niya dapat sa amin. E bakit alam niyan yung panalangin ko? Hail Holy Queen. Latin yon. Salve Regina Mater Misericordiae. So alam ng demonyo na ang pagiging reyna sa mahal na Birhen Maria yon. Kaya, sa mga hindi nagro-rosary, huwag niyong kalimutan, when Mary is present, the devil is absent. When Mary is absent, the devil is present. Pray the rosary. Dahil,
ang formula ng spiritual warfare natin, mga kapatid. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Ulitin natin. More prayer, less prayer, no prayer. Yun. At napakaganda yung rosary, unang bahagi. Ating sinasambit ang the 12 articles of Christian faith. I believe in God the Father Almighty, and in our Father. Ano ba yung nasa bahagi ng our Father? Seven petitions. Perfect prayer. Ano yung ika-6? Ano yung ika-6 sa petition? Ha? Ano? Sa our Father, 6 petition? Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and deliver us from evil. Deliver us from evil. Bakit? May nagtatanong sa akin, bakit ba hilingin natin ng Diyos, ilayo mo kami sa panuway? Para bang ang Diyos ang nagpadala ng panulay sa atin? Bakit? Yun ang perfect prayer. Ilayo mo kami sa panuway. Sure, exorcism prayer yan. Bakit? Dahil ang demonyo, bago siya aatake sa bawat isa sa buhay natin, hihingi pa yan ng permiso sa Diyos. Limitado ang galaw niya. Parang asong baliw siya na nakatali sa kadina. Di basta basta makagagat. Pero mag-ingat. Pwede tayong makagat sa asong nakatali pag tayo'y ang lumapit na hindi natin alam. So, napansin niyo ba si Hob? Anong sabi ng demonyo? Meron kang alagad si Hob? Oh, subukan ko si Hob. Anong sabi ng Diyos? Sige, subukan mo. Huwag mo lang patayin. Ibig sabihin, bawat atake ng demonyo sa buhay natin, nangangailangan siya ng pahintulot sa Diyos. Kaya tinuturuan na tayo sa Diyos bago siya hihingi ng pahintulot na tayo'y aatakihin. Uunahan mo na sa panalangin. Ilayo mo kami sa panulay. At kung pahintulutan man ng Diyos ang panulay na umaatake sa atin, may kasunod. Ika-7 prayer. Ano? Ilayo mo kami sa panulay? Deliver us from evil? Ano? Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kung pahintulutan mo man, Panginoon, ang demonyo na umaatake sa buhay namin para kami ay mananatiling banal at mag-grow sa kabanalan, ilayo mo kami sa panuluway. Deliver us from heaven. Tandaan natin ang definition ng holiness. Sanctified perfection. Sanctified perfection, the excellence of grace, and the adornment of all virtues. Mga kapatid, huwag kayong magkumpiyansa kung meron kayong tinatawag na gift from the Holy Spirit, gift of healing, speaking in tongues, magaling mangaral, magpalayas ng demonyo. Those are gifts from the Holy Spirit. And ang gifts of the Holy Spirit, hindi yan palatandaan na puno ka ng Espiritu Santo. Because anyone can do that, but hindi ka kilala ng Panginoon. San Mateo Kapitulo 7, versikulo 22-23. Ano ang batayan na tayo ay puno ng Espiritu Santo?
Not the gift of the Holy Spirit, but the fruit of the Holy Spirit. Mga kapatid, bawat isa sa atin, meron tayong ambisyon sa buhay. May ambisyon tayo sa mga anak natin. Pero nasubukan na ba ninyo na mag-ambisyon ng mas mataas na ambisyon na dapat meron tayo? At ano yun? Nag-ambisyon na ba kayo na magiging santo tayo? Dapat ang pinakamataas na ambisyon na dapat ang bawat isa sa atin ay mag-ambisyon na magiging santo. Bakit? Kung yun ang ating ambisyon, siguradong ibigay yan sa Diyos sa atin. Bakit ibigay yan sa Diyos sa atin? Dahil nagiging kaisa sa kanyang ambisyon para sa atin. Unang Pedro 1:16. Bago ko tapusin ang aking lecture, mga kapatid, dahil papasok na ngayon si Father Darwin, mayroong kaso, isang babae, may kasintahan siya na engkanto. Real niya, real ito, engkanto. At na-under siya sa Office of Exorcism. Sabi niya sa kasintahan niyang engkanto, dalhin mo ako sa bahay ninyo, gusto kong tingnan yung bahay ninyo. Dinala siya, napakalaki ang bahay niya. Grabe! Pero ang napansin niya, walang upuan, walang kaldero, walang plato, walang higaan. Tinanong niya ang kanyang kasintahan, bakit wala kayong kaldero? Bakit wala kayong higaan? Bakit wala kayong upuan? Ang sagot ng kaniyang kasintahan, wala kaming upuan, wala kaming tahim magupo, wala kaming kaldero, wala kaming tahim magsaing, wala kaming tahim kakain. Dahil overtime kami sa kaluluwa ng tao ngayon. Mga kapatid, full-time demons cannot be defeated by a part-time Catholic. Kaya, we are in the field of spiritual warfare. Pray the rosary. Ano nasa rosary? Pray for us sinners now and the hour of our death. Dahil ang digmaan nating spiritual mas maging malala pa sa panahon na malapit na tayong mamatay. Sisiguruhin ng demonyo na di tayo makapasok sa langit. Kaya, nandito tayo sa spiritual na digmaan. Huwag niyong kalimutan ang mamamuhay. Cares, confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals. At susunod ngayon, si Father Darwin.